I miss paying my monthly amortization and I've paid fewer than the required number of installments, will I automatically lose the rights to the property I've bought? Sabi po ni Omi. Yan. Ano kaya yung sinasabi niya na pakitaas naman ng konti ulit? Ano daw? Yung nag-lapse na daw or hindi pa fewer than the required number of installments? So, hindi daw bayaran na monthly amortization. Pero yung required number of installments, kasi ano kayang ibig niya sabihin dun? Pero kahit hindi na i-clarify, no, pero sana nalinaw ng ating texter na si Omi. Mag-a-apply pa dito yung Maseda Law, hindi ba, Chi? Meron tayong tinatawag na Maseda Law na ito po ay remedyo na binibigay sa mga buyers ng real property. So kung hindi pa umaabot ng 2 years na ikaw ay nagbabayad ng installment, no, doon sa binibili mo real property, mayroong ibibigay sa iyo na grace period na 60 days upon yung ang reckoning date ay yung mismong date, kung due date ng installment, no? So bibigyan ka dapat ng 60 days na grace period kung saan within that period maaari ka pang magbayad, no? And so ibig sabihin hindi pa umabot ng 2 years, again, hindi pa umabot ng 2 years, so meron kang 60 days na grace period, no? At kapag naglapse yung 60 days hindi na bayaran, kapag kasinendan ka ng notice ng pinagbilhan mo, no, ng vendor, within 30 days, pwede niya lamang i-cancel yung deed, no, or yung kontrata niyo kung talagang hindi na makakapagbayad. So again, may grace period na 60 days and then bibigyan kayo ng notice para magbayad kung hindi pa nakakapagbayad. Kung hindi pa rin, within 30 days, pwede na pong i-cancel. Doon lamang po pwedeng i-cancel ni vendor yung kontrata. Pero kung lumagpas na po ng 2 years, mas matagal na pong 2 years ang inyong nabayaran, no? So ang grace period ay mas mahaba po, katumbas po ng 1 month ng kada year na kayo ay nagbabayad, no? So kung 5 taon na kayo nagbabayad, meron kayong 5 buwan, 'di ba, na palugit para makapagbayad po. Or kung talagang hindi na kaya, pwede pong ibalik yung tinatawag na cash surrender value. So may computation po 'yan, depende kung gaano na karami ang nabayaran, no? So 'yun pa ang magiging basihan. So again, ito ay kung lumagpas naman na ng 2 years. So yung difference noon ay yung tagal ng grace period, at kapag lumagpas ng 2 years, meron ng option si buyer na kunin na lamang po yung tinatawag na cash surrender value, at meron po yung karampatang computation again. So ayan ha, magkaibang remedyo kung hindi pa lumagpas ng 2 years o kung lumagpas na ng 2 years.